problema kung napag-alaman natin na nagkakilala na pala kayo nung bata pa kayo. Yes. Okay. Pwede niyong ma-share yung story na yun. Kakilala po kami nung mga panahong lalaki pa ako. Dito lang yung pangarap ka kasi. Di ba po boy ako doon, yung show po ni Papa P. Eh nung time na yun, mga 7 po ako, 8 na noon. Pagka-edad po kami. Ano pa siya noon, tahimik lang. Nag-English, Tagalog. Tagalog ako ng Tagalog. As in, sobrang tahimik po siya. Tapos, pagka wala kaming take sa Quiapo, di ba Quiapo wala kayo? Doon lang po kami sa road trip ni Papa P. One of the boys nga po ako kasi isa pang kasama, boy din. So, sila yung mga tropa ko talaga. Hanggang sa, ayun, tapos na birthday siya. Ano yung team ng birthday mo? Para nga yung heroes yung team ng birthday niya. Kaya yun po yung kumakalat na pictures yung naka-supergirl ako tapos naka-superman siya. So ayun, so parang nakakatuwa na dati magkasama lang kami sa Quiapo mga panahong lalaki. Ako ngayon, girl na po ako. Finally, mga kapamilya. Joke lang. Bumisita ka lang ba sa set, no? Yes po, palagi. Palagi, palagi po siyang sama ni Papa Pinoy. So, hindi ka, how does it feel na sabi niyo, one of the boys si Miles dati, pero ngayon, babaeng-babae na, di ba? Ganda. Actually, nung time ngayon, nakala ko talaga lalaki si Miles. Oo, talaga. Niswear, wala pong tao. Kasi ganito po yan, yung hair ko kasi super haba, hanggang dito po sa likod ko. Tapos, na nag-audition ako, eto ka na po mga kapamilya. Nag-audition po kasi ako, syempre pag nag-audition ka ng bata, gusto mo makuha ka, so magpapaganda ka, mapablower ka ng hair, lalagay mo yung false teeth mo. Ngayon pala, nahanap sila, batang Quiapo, hindi mo alam. So, si Nanay Cathy, si Dre Cathy Garcia, muntis sabi niya, kaya mo bang magpagabit ng buhok? Sabi ko, opo. Hindi ko naman alam na gano'ng kaikli. So, nung pinag-upinan ako, okay lang sa akin. Nanay ko, umiiyak sa gilid. Ba't daw ako pumayag? Correct. Sabi ko, hindi ko naman alam eh. So, nung pagdating ko sa Quiapo, first taping ko po, ang may alam lang si Ate Angelica. Panganiban kasi siya po yung kasama ko magpag-upit that time. Tapos, lahat talaga hindi nila alam. Audio man, lahat. So, pag kinakabitan ako ng lapel, bakit yung ano mo? Bibo parang panty. Tapos magpupunta po kaya po, siyempre maawa naman po yung nanay ko, lalagyan ako ng... Kasi short hair na nga ako ganyan buhok. Tapos lalagyan ako ng clip, mga earrings na stud lang. Sabi na ni Kati, tanggalin mo yan, hindi yan pwede. Oh, okay. So yung mga babae po sa kaya po, ma'am, crush po namin yung anak niyo. Okay. Nung na-reveal na babae ako, sabi sa akin, ay, bakla ka na. Swear talaga. So parang, yung pinaka-first project ko, parang super challenging na siya agad. So nakakatuwa. As in, wala po talaga may alam nung nababae. Kasi itin ko po kasi as in, sobrang aral po niya. Sobrang kulit, sobrang... Pag ito po, ayan, hindi niya nahihirapan po siya mga kapamilya. Gusto na po yung tumayo at tumayaw, mga kapamilya. Hindi po niya kayang mag-stay ng ganyan na kailangan.